Hello everybody! Magandang araw and Happy New Year po sa ating lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, welcome po to my vlog and this is my first video. Ako nga pala si Loren Santos, a proud full-time worker of the Kingdom of Jesus Christ at ako po ay nagpapahayag ng aking walang pag-aalinlangang suporta at pagdepensa sa minamahal at nirerespeto namin na si Pastor Apollo C. Kibuloy na sobrang laki ng ambag sa maayos at mapayapang buhay na meron ako ngayon. Para po sa inyong kaalaman, ako po ay isa sa mga naging malapit noon kay Arlene Stone na testigo umanon ngayon ni Senator Risa Hontiveros sa mga aligasyong pang-aabuso daw ni Pastor Apollo sa mga kababaihan sa kingdom. From the time na worker pa siya hanggang sa siya ay lumabas sa kingdom, nagkasama po kami. Kaya masasabi kong kilala ko po kung anong klaseng pagkatao ang meron siya. At ang video na ito ay inilalabas ko hindi para sirain siya, kundi para malaman ng mga hindi siya kilala kung sino ang tunay na Arlene. Hindi ko kailangang manira ng pagkatao dahil first of all, matagal naman ang known among us sa kingdom kung sino si Arlene Stone. Shout out kay Senator Risa. Madam Senator, nirerespeto ko kayo bilang isang government official dahil yan ay itinuro sa amin ni Pastor. Nagalangin at suportahan ang mga halal na opisyal ng bansa. I'm sure na hindi naman kayo bobo. Pero ma'am, yung kinuha ninyong testigo, walang kredibilidad sa maniwala kayo o hindi. She has no credibility at all. May pinagsamahan naman kami ni Arlene kaya masakit sa akin na kailangan kong gawin itong pagsasapubliko ng pagkatao niya. In fairness to her, naging mabuti siyang kaibigan sa akin noon dahil nakatulong naman siya sa mga panahon na ako ay nangailangan. Arlene, alam ko mapapanood mo ito. Matagal akong nanahimik, pero hindi ko na kayang palampasin ang mga kasinungalingan mo. Bakit ka nagkaganyan? Pinakinggan ko yung sinabi mong accusation about kay Pastor. Ako ang kinilabutan para sa'yo. Sa ang kamay ng demonyo ka kumukuha ng kapal ng muka at lakas ng loob para sabihin mo na nang momolestya at nang rirape si Pastor ng mga pastoral? Diyos ko day, noong magkasama pa tayo, todo depensa ka pa nga kay Pastor dahil ikaw mismo alam mo yan na walang ganyang karakter si Pastor. Para magsalita ka ngayon against Pastor at i-claim mo na nang momolestya at nang rirape siya, sigurado ako may kapalit yan na malaking halaga. Sorry ha, pero hindi lang pala katawan mo ang kaya mong ibenta. Pati pala kaluluwa mo, isinanla mo na rin para lang mag-survive ka dyan sa pinili mong buhay. Sa mga nanonood, para sa kaalaman ninyo, noong worker pa si Arlene, hindi maganda ang record niya dito sa kingdom. Hilig niyang mag-go against the rules. Para sa inyong mga nanonood nito na hindi kingdom members, sa lahat naman yata ng religious organizations, mayroong rules na kailangang sundin, hindi po ba? Kahit sa mga company o kahit anong group na miyembro ka. Kahit nga sa pamilya, mayroon ding rules. Disobedience to rules, of course, may kapalit na consequences. Sa kingdom, may pagdidisiplinang tatanggapin ang mga hindi sumusunod para magtino. Sa kingdom, kung hindi mo kayang sumunod sa rules, may kalayaan kang umalis anytime. Hindi ka pipigilan. Kaya sa mga nagsasabi dyan na pinipilit kami dito, hindi po yun totoo. May mga worker na tumatakas o yung term nila sa Bisaya na niambak sa pader, choice po nila yun na gawin. At kung bakit yun ang choice nila, well, sila lang ang nakakaalam. Nag-decide din po akong lubabas noon sa kingdom dahil may naging problema sa family namin. Kinailangan kong tulungan ng mama ko sa pag-aalaga sa mga nakababata kong kapatid habang siya ay nagtatrabaho abroad. Eventually, si Arlene lumabas din dahil sabi niya noon, nagigilty na siya sa mga pinaggagawa niyang hindi tama. Take note po, nagigilty na siya sa mga pinaggagawa niyang hindi tama. Kaya pinili na niyang lumabas at umalis sa kingdom. Sa mga nanonood nito, kayo na po ang bahalang umintindi at mag-analyze. Nag-stay siya sa amin ng ilang buwan sa Cagayan de Oro. Doon, marami siyang ikinuwento sa akin na makukonsider nating juicy stories na mga pinaggagawa niya na labag na labag sa rules ng mga full-time worker.
When I said juicy, alam niyo naman po siguro ang ibig sabihin noon, hindi po ba? Ganoon po siya ka-wild. Hindi ko makakalimutan noong time na nag-meeting sa mga babaeng worker si Pastor. Sabi ni Pastor na wag naming ibaba ang aming dignidad. Anytime na nakikipag-usap kami or nakikipag-deal kami with the opposite sex, hindi dapat mawala sa amin ang self-respect. Ganun po ka-concern sa amin si Pastor. Hindi ba tayong mga babae, we have this intuition na mararamdaman natin kaagad kung may pahid ng malisya, ng kabastusan o pagnanasa ang isang lalaki? Ni minsan po hindi ko yan naramdaman kay Pastor. Kahit hindi ako part ng pastoral department, nagkaroon din naman ako ng moments na makasama si Pastor ng malapitan. Alam niyo po kasi, sa amin na mga worker, kapag kami humaharap kay Pastor at may tinatago kaming, let's say, mga kasalanan or sins, hindi kami confident at komportabling humarap sa kanya dahil alam namin na malakas ang discerning ni Pastor kapag ang isang worker may tinago ang kasalanan. Si Pastor walang tigil sa kakaremind sa aming mga babaeng worker to dress appropriately and act appropriately. Kaya madalas noon si Arlene makatanggap ng reprimand at disiplina dahil dito siya nakikitaan ng butas. Let me make this kwento about this one time na nahuli siyang may kausap na lalaki sa phone. Ang ministry ko po kasi noon, mga year 1997 to 1999, ay telephone and radio operator. Kapag may gustong tumawag outside, ipapadial sa akin ang landline number and then i-connect ko doon sa line extension noong nagpapadial. Now, isang gabi may pinadial si Arlene na number sa akin. Sabi niya, tatawagan daw niya ang pinsan niya. Ako naman, sige, dial. Pero nung i-connect ko na sa line ni Arlene, na-curious ako at pinakinggan ko. Hindi pala pinsan yung tinawagan niya. Kasi hindi usapang magpinsan yung topic ng conversation nila. Meron bang magpinsan na naglalandian at nagbabatuhan ng words na may double meaning? Hindi niya alam na naka-hook up yung conversation nila nung guy sa radio room. Eh, timing, pumasok yung isang administrator namin sa radio room. Dahil naka-on speaker, nagtanong kung sino yung pinakikinggan ko. So, sinabi ko yung nangyari. Sinabi ko kung sino. Ayun, pasok na pasok sa banga si Arlene. Well, isa lang naman yun sa mga kalokohang pinaggagawa niya noon. Sabi ko nga sa inyo, among us, naka-batch niyang workers, ilalang kilala siya sa mga ganong kalokohan. Tapos ngayon, maririnig namin yung mga accusation niya kay Pastor na kung hindi talaga katanggap-tanggap. Para siyang tumae, tapos yung tae niya, pinahid niya kay Pastor. Ganon yung tingin namin sa kanya sa mga pinagsasabi niya ngayon. Sabi pa niya ang mga worker ni Pastor, mga mangmang, hindi binibigyan ng opportunity para makapag-aral at matuto. Excuse me, Arlene, baka lang hindi mo alam na may Jose Maria College and Kingdom sa Davao kung saan pinag-aaral ni Pastor ang mga worker, mga anak ng worker, at mga kingdom member. Ang mga worker nga sa US at Japan at sa iba pang bansa, pinag-aaral ni Pastor, all expense paid. Yun ba yung walang opportunity na matuto? Siguro nung panahon na taghirap pa ang ministry, wala pa talagang opportunity noon na magpa-aral si Pastor ng mga worker dahil wala pang sapat na pondo. Matagal ka na kasing wala na sa kingdom, kaya hindi mo alam na ang mga worker ngayon, sila na mismo ang tumatanggi na mag-aral dahil nakakapagod ng mag-aral. Sabi mo pa, walang freedom ang mga worker ng kingdom. Na-i-enjoy o i-experience ang opportunities na na-i-experience ng mga taong katulad mo na nasa labas, mga ordinaryong tao. Marami ka mong life opportunities ang hindi namin na-experience dahil pinagbabawal at para sa'yo, isa itong pang-aabuso sa karapatan naming mamuhay ng normal. At ipinagmamalaki mo yung buhay mo ngayon sa Amerika. Kamo, di hamak na maganda ang buhay sa labas ng kingdom. Wow! Mabuti at nakita mo ang hinahanap mong buhay dyan sa Amerika. In one of your videos, nag-flex ka ng buhay mo dyan. Na yan yung buhay na sana na i-experience ng mga worker ng kingdom kung hindi lang dahil sa pang-aalipin at pang-aabuso sa amin ni Pastor. Ipinagmamalaki mong you're living the dream life na dapat na i-experience din namin.
Sige nga, ano bang meron sa dream life na sinasabi mo na dapat din naming ma-experience? Dream life ba yung kayod kalabaw at alipin ng sistema para lang may pangtustos, may panggastos, may pangbayad sa monthly bills and expenses? Salamat sa concern mo ha. Salamat sa concern mo para sa amin, pero kontento naman na kami ngayon sa buhay namin dito, Arlene. Bago ako nakabalik ulit bilang worker ng Kingdom noon, nag-usap tayo, di ba? Tinanong mo ako kung bakit papasok na naman ako sa buhay na maraming ipinagbabawal. Ang sagot ko sa iyo, naging malaya akong gawin sa labas ng Kingdom ang lahat ng gusto kong gawin at walang nagbabawal. But I realized, at the end of the day, may kulang na hindi ko maipaliwanag. May kulang na hinahanap ko. May something pa rin hollow and empty, although I had all the freedom to do everything. And I realized na dito sa Kingdom, though may mga restrictions, but for our own good, dito ko natagpuan ang contentment, ang happiness, at ang peace that passes all understanding. Salamat sa concern mo, Arlene, na nakukulangan ka kamo sa mga na-enjoy namin dito. But I promise you, sobra-sobra ngayon ang tinatanggap at ang ini-enjoy namin, unlimited. Ituon mo na lang kaya yung energies mo at yung concern mo sa pag-aayos sa sarili mong buhay. Masaya ka naman kaya dyan sa Amerika, hindi ba? Kamusta na nga pala ang buhay mo ngayon? Sayang naman nagkahiwalay kayo ni Jason. Ano ba nangyari? Bakit mo napiling iwan si Jason at nakipagrelasyon ka sa best friend niya? Ikaw naman, Arlene. Hindi ka pa ba natuto sa pagiging bet ka ni Francis? Ngayon, ikaw naman ang bumet ka. Ang hilig mo talagang pasukin ang mga komplikadong buhay, ano? Yan ba yung kalayaan na hindi namin na-i-experience ka mo? Salamat na lang at may isang tulad ni Pastor Kibuloy na nagbabawal sa amin na maging malaya. Hindi namin need na ma-experience ang mga ganyang klaseng miseries of life. Kapalit ng sobrang kalayaan na meron kayong mga nandyan sa labas ng Kingdom. Kung ganun din lang ang kapalit ng kalayaan sinasabi mo, thanks but no thanks. Sabi mo pa na ginagamit ni Pastor para sa pagpapayaman ng sarili niya ang mga worker na pinagtitinda niya ng mga kakanin like puto't kutsinta. Oo, totoong nagtitinda ang mga worker ng puto't kutsinta. At kung ano-ano pa nga. Eh ano naman? Bawal bang magtinda? Bawal bang maghanap buhay ng marangal? Kahit hindi worker, kahit mga ordinaryong tao, nagtitinda para kumita at para mabuhay. Ang mga worker noon mostly kailangan magtinda para may panggastos ang ministry. May pangtustos sa mga pangangailangan namin everyday. Kaysa naman nakatungangal lang kami. Kaysa naman magnakaw. Kaysa naman magtinda kami ng katawan. Katulad ng ginawa mo noon, kaya mo nga na-meet yung Singaporean na ginawa ka lang bet ka. Kino-compare mo na rin lang kasi ang buhay mo sa buhay namin ngayon, hindi ba? Kapalit ng pag-experience na tumira ka sa kondo at kumain ng masasarap na restaurant food, pumayag kang sumama kay Francis na alam mong may pamilya sa Singapore. Yan ba ang buhay na malaya na hindi namin na-i-experience? Sorry. Hard pass. Para po sa inyong kaalaman, ang isang factor kung bakit ang Kingdom sa kabila ng mga pag-uusig ay lumalago, tumitibay at patuloy sa pag-survive ay dahil may essence of sacrifice kami. Itinuro sa amin ni Pastor yan, pati ang essence ng hard work, ang essence of love beyond measure sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga kakanin at kung ano-ano pa. Noon, karamihan ng mga worker ng Kingdom kailangan magtinda at kasama na ako doon dahil para may pambili ang mga manggagawa ng pagkain, damit, toiletries, at para may pamasahe sa mga visitations at Bible studies sa field. At dahil ang ministry wala pang sariling media broadcast at napabayad pa kami noon sa TV stations para patuloy na makapangaral si Pastor sa radio and sa television. Now, bilang worker, hindi namin ikinahihiya ang pagtitinda dahil doon dinidevelop ang aming spiritual character like faith, humility, long-suffering at iba pang fruits of the Spirit. Senator Risa, uulitin ko po, walang credibility ang witness ninyo para tumistigo laban kay Pastor kung moralidad lang po ang pagbabatayan. Para lang po sa kaalaman ninyo, nag-doctorate yan sa deception and manipulation.
deception and manipulation of feelings. Magaling na hustler yan, madam. Kaya hindi na ako natataka kung may mga naniniwala ngayon sa mga sinasabi niyang accusations sa aming mahal na pastor. Bago pa niya nakilala yung Singaporean na ginawa siyang betka, kinailangan niyang mag-maintain ng 3 boyfriends kasi, according to her, hindi sapat sa kanya ang isa lang. Well, mapagmahal lang talaga siguro siya kaya need niya ang higit sa isang karelasyon. At siguro dahil sa matinding pangangailangan kasi need niyang magpadala ng pera sa pamilya niya sa Davao. In fairness ulit sa kanya, proud na proud pa nga nung pinuri ko siya sa galing niyang magpaikot. Kako sa kanya, hindi pa siya maganda ng lagay na yan. Tuwang-tuwa naman ng loka. May pa-twinkle-twinkle pa ng eyes. Masaya ka naman ngayon sa buhay mo na meron ka sa Amerika, hindi ba, Arlene? Sana tumahimik ka na lang. Ang hindi ko maintindihan sa'yo, masama na pala ang tingin mo sa kingdom at meron ka ng mga naririnig na reklamo ng pang-aabuso ng ginagawa umano ni Pastor. Bakit ka pa ulit tumawag sa workers' house sa LA at nagpahiwatig ka na gusto mong bumalik? Bakit mo ipinamit kay Pastor at sa mga administrator ang mga anak mo at si Jason? Kayo pong mga nanonood nito ngayon, ano po ang implication nun sa inyo? Matanong ko lang. Let me know what you think. Comment down below nga. So I hope by watching today's video, nabigyan ko kayo ng insight sa pagkatao ng credible witness kuno ni Senator Risa Hontiveros. Hinding-hindi na po kami mananahimik simula ngayon dahil hinding-hindi deserve ni Pastor Apollo ang mga inaakusa sa kanya at binabato na karumihan. Lalo pat galing ito kay Arlene Stone. Abangan niyo po ang mga susunod ko pang video. Thank you for watching and God bless us all.